Hello, what's up mga ka-money magnet? Alamin naman natin, ang 13 malas sa sala mo maaaring maging dahilan ng pagkaubos ng pera mo. Kaya alamin mo na kapag meron kang roses na white and red, sumisimbolo yan sa kamatayan. Madalas ay kalungkutan, bighati at pasakit. Ito ay sumisimbolo kasi sa mga bagay na ibinibigay natin sa mga tao kapag sila ay pumanaw o kaya naman ay nagdadalamhati. Kaya't kung ayaw mo mamanifest ang bagay na yan, kung ayaw mo ang bagay na yan ay mangyari sa iyong buhay, iwasan mo ang paglalagay ng roses na magkahalong red and white sa loob ng iyong sala. Pangalawang bagay na dapat mong pakakatandaan ay bantayan o tingnan ang mga orasan sa iyong sala. Lahat pa ng orasan ay umaandar sapagkat kapag ang mga orasan na yan ay huminto o di naman kaya ay hindi na umandar, maaari itong maging sanhi ng pagkahinto ng karera mo sa buhay. Magiging stagnant at walang nangyayari. Kaya naman kung nais mong maiwasan ang bagay na to, iwasan mo rin ang paghinto ng orasan sa tahanan mo. Mas mainam kung may mga orasan na sira, ay ipaayos agad ang mga ito nang di ka malasin. Baka iwasan mo rin ang paglalagay ng rocking chair. Ang rocking chair kasi na nasa sala natin ay maaaring makaakit o makainganyo ng mga negatibong enerhiya. At kapag mas maraming negatibong enerhiya ang nasa loob ng ating tahanan, mas marami itong maa-attract na kamalasan. At ayaw naman natin na ang mga kamalasan na yan ay mangyari sa iyong buhay. Kaya't mas mainam na ang bagay na nakaka-attract ng kamalasan ay alisin o tanggalin na sa iyong bahay. Huwag mo ring hahayaan na may mga halamang gumagapang sa iyong bahay. Ang mga bagay na gumagapang na yan ay sumisimbolo ng pagkapang mo sa kahirapan. Kahit gaano kaganda ang iyong tahanan, kung ang mga halaman na nasa loob naman ito ay mga gumagapang, ang paggapang ng sa hirap ay iyo ring mararanasan. Kaya mas mainam na ang bagay na to ay pakaiwasan para maiwasan mong matinding dulot na kamalasan ng mga halaman na gumagapang sa loob ng iyong tahanan. Pagdating sa pagmamanifest ay iwasan mo ang mga bagay na may kalungkutan o kaya naman ay pighati. Dahil kapag ang bagay na yan ay araw-araw mong nakikita, araw-araw mong nasisilayan, yan ang namamanifest mo sa iyong buhay. Kaya nararamdaman mo pagising mo pa lang sa umaga ay parang ang lungkot-lungkot mo na. Parang pighati na rin ang iyong nararamdaman. Yan kasi ang nakikita mo sa araw-araw. Kahit kung kaya mong maiwasan na huwag maglagay ng painting na malungkot, ay iwasan mo na para hindi ka rin malungkot sa buhay. Iwasan mo rin ang paglalagay ng sobrang daming kahon sa loob ng tahanan, lalo na kung ang kahon na yan ay luma at wala ng laman. Alam mo kasi ang paglalagay ng mga kahon ay maaaring magpasok ng mapakaraming negatibong enerhiya, mikrobyo at kamalasan. Ang mga kahon kasi na empty o walang halaman ay magiging sanhi rin ang pagkakaroon ng empty pocket o walang kapera-perang buhay. Ayaw naman natin na mas zero balance tayo sa pang-araw-araw natin. Kaya huwag mo i-attract ang bagay na to. Alisin mo yung mga kahon na hindi mo na ginagamit. Mas mainam na itapon na to. Huwag mo na pahalagahan. Mas pahalagahan mo ang pwedeng mangyari sa buhay mo kapag pinanatili mo yan sa loob ng tahanan mo. Kaya mas mainam na iwasan mo. Iwasan mo rin ang mga hagdanan na ginagawa mong display. Kasi kapag may mga display kang ladder sa loob ng tahanan, magpapahirap yan sa buhay mo. Ang magiging cost nito ay pagkaubos din ng kaperahan, kagipitan at kawala ng pera. Ayaw mong mangyari ang bagay na yan? Kahit gaano pa kaganda ang ladder na yan, mas mainam na alisin mo na sa iyong bahay.
Huwag ka rin maglalagay ng cactus. Ang cactus kasi ay sumisimbolo sa pag-aaway ninyong mag-asawa na nagiging sanhi ng paghihiwalay. Kung mahalaga sa iyo ang iyong asawa at kung gusto mong magpatuloy ang magandang pagsasama, huwag na huwag ka maglalagay ng bagay na maaaring maka-attract ng pag-aaway at maaaring maging simbolo ng paghihiwalay. Iwasan ang cactus, pwede ka maglagay pero sa labas lamang at huwag sa loob ng sala mo para hindi mo ma-attract ang kamalasan na maaaring idulot nito sa relasyon niyong mag-asawa. Iwasan mo para maiwasan mo rin ang paghihiwalay. Kapag ang tahanan mo ay marami ng mga biyak, rock, alisin mo na po. O kaya naman ay ayusin mo na. Tandaan mo, ayon sa feng shui, ang mga bagay na hindi na maganda sa ating paningin ay dapat na nating alisin o tanggalin sa ating mga tahanan. Ang mga bagay na to ay hindi na nakapagdudulot ng magandang epekto sa ating buhay. Kaya huwag mo nang pahalagahan, ayusin at tanggalin na para maiwasan mo na ang maaring idulot nitong kamalasan. Ang mga bagay kasi na yan ay malakas mag-attract ng kamalasan. Kaya't mas mainam na iyon na itong iwasan. Iwasan mo rin ang mga patay na halaman. Sabi ko nga, anumang bagay na hindi na maganda sa paningin ay maaaring maka-attract ng negatibong enerhiya. At kapag sobrang dami na ng negatibong enerhiya sa loob ng iyong tahanan, ito ay magre-result sa pag-aubos ng pera. At kapag naubos na ang pera mo ay wala ka nang makukuhaan. Kaya alisin mo na ang mga malas niyan para hindi ka rin naman maubusan o masaid sa buhay. Tandaan, ang mga patay na halaman ay dapat mo nang itapon o alisin sa sala mo para makaiwas sa kamalasan. Iwasan mo rin sa loob ng sala ang sobrang daming bintana. Ang mga bintana na yan ay tinatawag na lagus-lagusan. Kapag sobrang dami ng bintana sa iyong sala, kapag pumasok ang kaswertihan, ay agaran din itong lalabas sa iyong tahanan dahil mas marami silang malulusutan. I-maximize mo lamang na isa o dalawang bintana ang meron sa sala para makaiwas ka sa dulot nitong kamalasan. Ang sobrang dami ng bintana ay sobrang dami din ng paglabas ng positibong enerhiya na magre-resulta sa kawalan, pagkaubos at pagkasaid sa pera. Iwasan mo rin ang paglalagay ng mga lumang kalendaryo. Ang mga lumang kalendaryo ay nagpapaalala ng mga kamalasan na nangyari sa iyo noong nakaraang taon. Huwag mo na itong balikan. Alisin na ang mga luma sa loob ng tahanan. Huwag mo na itong pahalagahan. Kung nais mo ang buhay mo ay magresulta sa positibong enerhiya, ang mga luma ay dapat mo nang itapon para hindi magbalik ang nakaraan at kahapon. Tanggalin.